papatay yung jawa ko. Kung hindi ako dito mag-alis, kaya hindi ako alis. Na ito ang dami sa pinunipunip bagong laba ito, binaon. Taong ang nakita dyan. Ah, dito sa baba? Oo. Dito mo nakita yung tao. Pero ano yung gabi na ba yun? Gabi, ating gabi. May di pang mamatay na ako. Siya yung lolo na minsan na nating natulungan, ngunit sa di inaasahan ay biglang nahinto. May banta pong ganyan sa inyo, mailipat kayo ng ano. Gusto niyo ba lumipat? At muli nga lumapit sa atin ang kanyang mga anak upang muli daw tulungan si Tatay Kunring, ngunit sa pagbabalik namin ay nagulat kami na ganito ang kanyang sinapit. Ngayong araw, andirito po kami sa dati nating na-vlog na pinatigil tayo ng kanyang pamilya. Ngayon, nakausap naman natin yung pamilya at okay sa kanila na tulungan na si Tatay Kunring. Kaya nandito po kami para balikan siya at kamustahin ulit. Kasi sobrang nahabag talaga kami kapag nakikita po namin siya na umiiyak. Kaya tara po, samahan niyo kami. Hi! Ha? Kamusta ka, Tay? Dito po tayo, Tay. Kamusta ka naman dito, Tay? Ha? Dati mo giraray. Ha? Dati lang? Nagtanghalian ka na. Naroon at kumakain. Nagkain ka na doon? Hindi pa. Hindi pa, kakain ka pa lang. Anong oras na ba, Tay? Mag-alas 3 na ba di ka pa nagtatanghalian? Ay, walang magagawa. Gusto ko man magsabay magkain, haya naman ako. Ako ang pinapauna, sabi ko mag-aantay na lang ako. Oo, kasi yun nga, sabi ko nga po, kala na Iglesia, since si Tatay Kunring po ay malapit lang, sabi ko baka pwedeng magbibigay tayo ng konting pandagdag para sakupin nila si Tatay Kunring sa pagkain. Kasi yun nga, hindi pa ba kayo nabibisita dito ng inyong mga anak? Ay, wala. Hindi pa rin. Baka busy lang sila, Tatay, sa mga pamipamilya nila. Ang bahala sila. Kamusta naman yung buhay mo dito, Tay, mula nung di na kami nakabisita sa'yo? Yung dati mo. Ha? Yung dati mo. Paano dati, Tay? Hindi man nagbabago yung kuhan ang naramdaman ko ang talagang grabe. Kasi nung time na huling vlog natin kay Tatay Kunring, dapat po noon, nag-usap kami ni Tatay, di ba? Sa huling vlog ko na papagamot ko si Tatay kasi meron siyang nararamdaman, gusto ko siyang pagamot. Kaso nga lang nung gabi na yon, pinuntahan ako ng pamilya ni Tatay at sinabing itigil ko yung pag-vlog, yung pagtulong. Kasi nga po, medyo may nasabi si Tatay Kunring sa kanila na nasaktan din sila. So, siguro ganun yung pakiramdam nila. Kaya syempre bilang privacy din nila, nag-stop talaga ako. May huling vlog pa ako nung kay Tatay, di ko na in-upload. Tatay, pero nagkausap na ba kayo ng mga anak mo? Nagkausap na kami nung magpunta sa inyo doon. Ano pong sabi sa inyo ng mga anak nyo? Vlog na daw. Ay, sabi mo hindi na. Nung magbalik baga ako, nagbalik kayo dyan. Sabi ko baga sa iyo, salamat na lang nung pag-vlog mo sa akin na hindi tinuloy at doon nga sa nangyari. Kumpo. O kasi si Tatay, sabi ko sa kanya, Tatay, pasensya na kayo. Gusto ko man na ma-vlog kayo kasi marahil may mga kababayan tayo na pwede ding makatulong sa inyo. Pero hindi ko na po pwedeng ituloy dahil nga ang pamilya ninyo ay pinagbawalan na ako. Kaya nirerespeto ko yung desisyon ng inyong mga anak. Sabi ko ayoko naman po na mayroong against sa ginagawa namin na sa side ni Tatay. Okay. Eh Tatay, ano bang plano mo? Gusto mo ba, gustong gusto kasi ng mga anak mo, doon ka sa kanila para mas mabantayan kanila? Ay, ayaw ko. Yanan, hindi ko talaga kaya. Pagka doon, bakit po ba, Tatay, hindi mo kayang mag-stay sa mga anak mo? Ay. Ano po ba yung dahilan? Mga salita nila, hindi ko kaya. Sige, wag na natin pag-usapan yan kasi baka mamaya may masabi na naman si Tatay
eh sumama ang loob ng kanyang mga anak. So mahirap na. Okay. Tatay, may nasabi sa akin na ano bang nangyari sa iyo dito na parang pinagbantaan ka, ano ba 'yun? Pwede mo ba sa amin kwento? Papatayin daw ako. Kunin ako dito, mag-alis kaya di ako alis. Kahit ito ang dami sa pinunik-punik bagong laba ito, binaon. Oh, parang maniwala kayo. Oh, itakyan may dala. Oh, ito pa oh. Ano pong ginawa sa mga damit niyo, Tay? Yan nga. Nandiyan nagsabi, kung di daw ako umalis, papatayin ako. Kaya inaantay ko. Hindi ako dito alis. Dito ako magpapapatay kung kaya nilang mapatay. Ano po ba yung nangyari nun, Tay? Paano ang nangyari? Kwento mo sa amin, ano nangyari nun? Nung magpa-vlog ako. Nung binlog kita, tapos? Yan ang... Kung nagligo ako, inaanap ko ito, nakasampay yung mga damit ko, maski ngayon, nakasampay. Inaanap ko ito, bibisan ko, wala na dito kung nanakawa, nakabaon. Tapos, ano yan, may tao ba kayo nakita? Ay, tao nga nakita dyan. Ah, dito sa baba? Oo. Dito mo nakita yung tao, pero ano yung gabi na ba yun? Gabi, ating gabi. Ah, ating gabi? Oo, dalawa ka tao. Dalawa sila? Okay, anong sinabi sa inyo? Anong salita ang narinig nyo sa kanila? Yan nga, kung hindi daw ako alis, papatayin. Kaya inaantay ko malam, patay. Nakaanda ako dito. Grabe. Ano kaya tatay sa tingin yung dahilan? Bakit po sila kayo sinabihan ng ganun? Ay. Ano yung nakikita nyo yung dahilan, Tay? Ay, wala naman. Hindi talagang nag-inan. Ito po ba, tatay? Ano? Itong lupa na ito, kanino po ba itong tinitirikan ng bahay ninyo? Kasamaan ng tinirikan ninyo diyan kay Budong. Ah, yun din ang may-ari nito? Oo. Okay, so sila Kuya Ed din ang nag-handle nito, ibig sabihin? Oo, dito sa kanya ako nakiusap. Pero wala naman tao, tatay, na nagsasabi sa inyo na umalis na kayo dito at gagamitin itong lupa. Wala namang mga ganyan. Wala. Wala man. Yun lang na pagka-vlog sa akin. Anong nablog kayo lang talaga? Oo. Nung binlog kayo, may nasabi kayo, tapos nung gabi, yun ang nangyari. Ay, hindi pa. Nakuan. Lumipas pa ang ilang araw. Oo. Okay. Yeah. Grabe, ano? Kakatakot din pala tayo. Bakit, ay, ba't kailangan kayo pagbantaan ng ganun? Ay. Pero, awan ko lang. Alam po ba ito, tatay, ng mga anak ninyo? Hindi ko sinasabi. Pagka nalaman yan, patayan sigurado. Iniwasan ko dyan ng mga anak ko. Tay, ganito lang sana para kahit papano, alam po nila yung pwedeng mangyari sa inyo dito. Para at least, malay mo, samahan kayo dito ng isa sa anak nyo o ano man. Ayaw ko. Para safe po kayo dito. Ayaw ko. Yan ang... Eh kung ililihim nyo po tayo, mamaya anong mangyari sa inyo dito, hindi nila alam. Ay, maalaman yan. Ayaw ko lang sabihin. Pero namumukaan nyo ba? Sa pag-iisip nyo lang, sa ano nyo, namumukaan nyo? Ayun, kilala ko yun. Ano ito, relatives nyo? Hindi naman kamag-anakan. Hindi naman. Sariling tao. Ay, grabe. Sariling tao daw pala ito, mga kalingap. Ako, dito lang ang buhay ko. Hindi talaga ako alis dito. Ano kung giba-giba na yan. Hindi ako titira sa mga anak ko. Okay. Tatay, yung mga anak nyo naman, nagpunta naman sa akin, dahil nga sa hindi po nila kayang halos araw-araw na magpunta talaga dito, dahil nga po nangangamuha lang din sila sa buhay, talagang hirap din po sila sa pagkayod, mabuhay yung mga pamilya nila. Kaya buong araw halos nagtatrabaho sila, at gabi na rin kung minsan nga daw nakaka-uwi, kung minsan nga, pati gabi ginagawa nilang araw. Para kumita lang ng pera. Alam ko yan, katulad ko din yan, mga anak ko. Kaya tayo, kung sumasama yung loob nyo kasi hindi kayo dito napupuntahan. Talagang hirap din po talaga sila sa schedule din talaga. Hindi ako nagsasama ang loob. Ang sinasama ko lang at mga salita nilang hindi ko man ginagawa. Okay, siguro alam nyo naman ang buhay.
kung minsan talagang may mga tao na ikikwento ng ikikwento sa halimbawa mga anak ng tatay, may mga makakarating na kwento na hindi naman talaga alam kung totoo o hindi, na hindi nang galing kay tatay yung kwento. So yun, siguro ganun yung nakakasira kay tatay. Big story ako dyan na tinanggihan ko daw yung isa kong apo. Oh yun, di ba tama ako. Yun yung mga kwento na nakakarating sa mga pamipamilya na kwento-kwento lang na hindi naman nil din. Sabi, pig-vlog mo daw yan. Alin po tatay? Yung tinanggihan ko yung apo kong isa. Nasa vlog daw. Ah, hindi ko po alam tayo kung ano po kaya yun. Yan man ang kwang ko. Sabi ko wala man ako. Okay, walang ganun. Tayo, ano? Okay, wala namang ganun sa vlog namin na kung ano yung sinabi ni tatay na tinanggihan niyo. Wala naman pong ganun. Okay. Tayo, halika po dito tayo. Tay, anong ginagawa mo dito kapag ganitong araw? Wala. Lakad-lakad. Yan lang ako nakakaabot. At hindi ko naman kaya. Paano tayo kapag ganitong araw? Nadatnan ko kasi si tatay bago tayo pumasok dito. Nakita ko siya na duduyan lang dito. Oo. Maski sino ang tanungin mo? Ang gano'n tatay kahirap na mag-isa lang sa buhay. Na wala ka man lang makakwentuhan. Wala kang mapagsabihan ng nararamdaman, ng sama ng loob, wala kang mapaglabasan. Ano pakaramdam, tay? Talagang, grabe kung yan na itatanong mo sa akin. Talagang, maigi pang mamatay na ako. Nagsusulo. Alam. Ibig sabihin, tay, sobrang hirap talaga, no? Nang mag-isa sa buhay. Pero nung buhay pa yung tao ko, wala akong problema. At saka ano tayong pakaramdam din na total, hindi naman natin masisisi yung mga anak nyo kasi ang suggestion lang nila, dun kayo sa kanila. Kasi hindi. Oo nga po, ayaw nga po ninyo. Hindi, ang kuwan ko, wala man silang sabi na magtira, pero nabalitaan ko na nagsabi sa iyo si po na doon daw pinapatira. Na gusto nila doon ka. Oo, ang hindi, walang sabi-sabi, ang sinabihan ko lang niyan si yung apo kong sabing tinanggihan ko siya. Mm-hmm. Ang sinabihan ko na ako kung mamatay, bago ako ninyo kunin diyan sa bahay. Tsaka ka lang kukunin kapag dumating na yung oras na yun. Oo. Pero yun nga, ang sabi sa akin ng mga anak ni tatay kasi gusto sana nila alin man sa kanila, nandun si tatay kasi doon nga, sinuro, para mabantayan po. Ay, hindi. Paano mabantayan? Sinurunog nga yung damit ko lahat. Nung mamatay yung tao ko, madasngan ko, lamenting nga tira sa akin. Sino po ba tatay ang gumawa nun? Ay, sila. Pinasunog at masama daw ang damit. Baka tatay may pamahiin na sinusunod. Ay, wala. Tagal na namin. Sinurunog pati kumot, pati kulambo. Sunog na. Kaya ang mga damit ko dito, karamihan, mga binigay-bigay na lang. Okay. Na wala man akong ibibili. Pero yun nga, hindi naman natin alam kung ano yung reason. At saka, di ko alam kung alam ni tatay kung sino nagsunog. Anak mo ba nagsunog? Ay, yung paggaling sa aaw, pagalis namin na magpalibing nung tao ko, pagdating ko, wala na yung damit. Okay, pero sa paglilibing po, kasama niyo mga anak niyo, lahat. Kasi, yung asawa niyo po yata yung namatay. Oo. At marahil nandun lahat ng anak niyo. Ay, mayroon hindi nagpunta. Okay. At yung malayo. Pero, malayo. Pero lahat naman na nandito, kasama niyo. Nagdungaw lang. Okay, sa madaling salita po tatay, wala po sa anak ninyo ang gumawa. Ay, wala, hindi okay. Yan na nagawa. Kasi hindi sila, kasi kasama niyo po sila nung araw na yun. Ang sinabi niyo po, pagdating niyo, nakita niyo yung sunog na yung mga damit ninyo. Hmm. So, ibig sabihin, hindi po sila, no? Ay, hindi. Okay, so malinaw sa atin na wala ditong kinalaman sa sinasabi ni tatay ang kanyang mga anak. Kasi syempre asawa niya yon, nanay nila yon, matik, nandun sila sa araw ng libing na yon. Oh. Okay. So yun lang. Tay, pumunta po kami dito ulit. Oh. Para kahit papano. Ngayon kasi namimigay kami ng mga groceries. Mabigyan namin kayo. Kung kayo ay hindi na nagluluto, pwede nyo ibigay sa nagluluto para sa inyo. Para na sa ganon, ay kakain na lang kayo. Ako ang totoo.
Disding binata pa ako, hindi ako marunong magluto. Okay. As kasi may asawa kayo o magulang noong araw na nagluluto yung, para sa inyo. Paano maka tukoy man ako pag lutong? Yung magulang ko, ako ang nag-asikaso. Kaya hindi, maski pag-aral, hindi ako nakaaral. Oh, nakwento sa akin ni tatay nga pala noon na yung tatay niya, may karamdaman, doon lang siya nakapokus sa pag-aalaga sa tatay niya, nagtatrabaho, nag-aalaga. Kaya yung mga pagluluto, hindi niya yan napag-aralan kasi nga, siya yung nag-asikaso habang nabubuhay yung tatay niya na may sakit. No, tatay? Po. Kaya hindi niya natutunan yung mga ganyang bagay. So sabi ko nga, tsaka matanda na si tatay. Kaya sabi ko, ito, may dala kami dito tayo. Para sa inyo, may mga almusalan dito tay. Kung nagkakapi kayo, mag-kapi kayo, ano? Dito tayo, lalagay ko po dito. Ayan. Lagyan natin dyan tay, ha? Kung gusto nyo ay pwede nyo ipakuha yan dito kala Nanay Glaysa. O sa mga, kung sino man, pwedeng magluto sa inyo. Kasi may mga lutuin po dito tayong dala. May mga almusalan na ready to eat na. May mga dilata, may mga may kape si tatay. May mga kape. Biscuit. Ayan, lahat. Ako na lang nagkakape dito kung kwan. Pagkawala, nahin niya ako doon. Okay. So tatay, isa lang masabi ko, mag-iingat ka po dito palagi. Lalo na gano'ng may banta sa inyo. May detrit na natatanggap kayo. Mag-iingat po kayo dito palagi tay. Ang sa akin lang sana, mas mainam na alam ito ng mga anak ninyo. Para na sa ganun. Pagka sinabi ko kayo, ayan, sigurado. Huwag lang po kayo magbabanggit ng tao, tay. At least po, alam nila na may ganyang banta sa inyo dito sa bahay ninyo. Pwede mo. Ano, babanggitin po ninyo yung mga ganito pangyari kasi anak nyo pa rin po sila, ay. Ayun. Wala po tayong ibang dapat na nilalapitan sa oras ng kagipitan. Pamilya pa rin. Ano, tay? Ayun po. Wala akong masamang anak. Opo, tay. Maganda yun. Maski manugang ko, maski siniraan ako ni Okay naman. Sa ngayon, okay naman na kayo. Ay, hindi man napunta dito. Hindi man ako. Pero hindi naman masama ang lumo sa kanya. Ay, wala akong masama. Anak po yun. Okay. Hindi ako katulad ng ibang kwan. Ang kaya sige-sige ang pabiling ko sa mga anak kong pumurunta kayo dito at kung anong kasalanan ko, mag-uusap tayo, hindi man napurunta. Saka, paano? Okay. So, sige tay, ha? At napabisita nga lang ulit kami kasi nung nakita kita doon, nung bumisita ako kay Tatay Budoy, nakita ko na nandun ko lang sa isang sulok at naisipan namin na bakit hindi ka ulit namin dalawin at nakausap ko naman yung inyong mga anak na okay naman sa kanila na ma-vlog ulit namin kayo. Kaya nagbakasakali ulit kami na dalawin ka kung nandito ka at nadatnan ka nga namin dito. Kaya yun lang tayo, mag-ingat ka lang dito, ha? Okay, kung may oras, sana magkausap-usap kayo ng mga anak ninyo. Ma-open mo kung ano po yung nangyari sa inyo dito sa bahay ninyo. Ano? At mas maganda din na alam po nila. Ay, bayan mo po, imi-miss call ko yun, maski mahina ako. Paano miss call? May cellphone ba kayo tayo na ginagamit? Wala. Paano miss call ta? Gusto mo, ibig mo sabihin, makakausapin mo sila? Kakausapin ko, ma'am. Gabi ang kakausapin ko at wala talaga dyan. Sa araw. Kasi busy talaga sila sa trabaho. At sanay akong, dito na yan nag-relaking mga anak ko, sanay akong, sanay silang nagtatrabaho akong araw-gabi ang trabaho ko. Maputay. At yung magulang ko, gusto ko man magtagal ang buhay. Kaya nakikita nila, hindi ko pinabayaan ang magulang ko. Hindi ni tatay makakalimutan yung mga oras na talagang siya yung halos nag-alaga sa mga magulang niya na may sakit. Kaya yun yung palaging nakikwento sa atin ni tatay na talagang pinagporsigihan niya magtrabaho para maibili siguro ng gamot ng tatay niya na may sakit tapos nag-aalaga pa siya ng tatay niya. Ay, pati yung mga pamangking ko, Johnny Natid at yung inaayaw ko lang sabihin ang pangalan. Huwag na tayo, huwag kayong magbabanggit ng pangalan. Ano? Yung ina, kung saan-saan inatid nung ama doon at kapatid ko yung ama. Okay po. Pinabaya. Sige po tay, sa ngayon, pupunta muna kami ano? At yun lang, mag-ingat ka na lang po dito, ha? Okay, sige po tay. Talagang hindi ako lilipat ng bahay dito. Okay po tay.
kaya desisyon niyo naman po yan, pero sana may paalam niyo sa mga anak niyo, no. Pero sa akin nga sana, kung may banta pong ganyan sa inyo, mailipat kayo ng ano, gusto niyo ba lumipat? Saan man kami ako lilipat? Mas maigi po sana sa mga anak niyo. Ayun, talagang yan. Pakiusap po sa inyo, talagang hindi ako. Hindi nga, kung ako lilipat, mas dito na lang ang gusto ko at mahirap kung sa mga anak ko. Hindi, pagka hindi na ako nakakakibo, baka anong mga salitang maringig ko, lalong madali na akong mamatay. Tay, ito lang sa akin. Baka naman po tayo lang yung nag-iisip ng mga bagay na ganito. Baka mali naman natin. Alam nila na mahina na kayo. Hindi naman na sila kayo paghahanapan pa ng kikilusin nyo. Hindi na nila kayo paghahanapan pa ng tatrabuhin nyo kasi alam nilang mahina na kayo. Baka po tayo lang yung nag-iisip ng ganyan. Baka naman sila hindi nila na naiisip yan. Kasi kaya nga po sila sa akin lumapit at gusto nila sana na nandun kayo. Hindi naman po siguro na nila kayo paghahanapan. Paano pa naman kikilos na nakatungkod na nga po kayo. Hindi po tayo, pag-isipan niyo po ha. Pag-isipan ko, okay, pero kung malipat ako sa anak ko, hindi doon ka. Sige po tayo, desisyon niyo naman po yan. Pero sa akin, kasi tayo, wala tayong paglilipatan kay tate. Wala pa naman tayong, but sana kung nakuha na natin, nabili na natin itong lupa nila na Iglesia, pwede natin siya doon patirikan ng maliit. Pwede silang magkatabi doon. Kaso wala nga, pa. Yan nga. Ang may-ari pa rin po nito ay yung pinakamay-ari nitong lupa na ito. Kaya hindi pa tayo diyan pwedeng magdesisyon. Ang pakiusap ko lang diyan ay sila na Iglesia nga. Hindi pa tayo pwedeng magdesisyon diyan. Kaya nga sa ngayon, ang maganda sana kung gusto ni tatay sa anak muna niya habang wala pa. Kaso nga lang, ayaw naman po ni tatay. Mainam lang na alam ng pamilya kung ano yung mga banta na ganito kay tatay. Sasabihin ko yan. Pag-pray natin si tatay, kung ring sama natin siya sa mga prayer natin, para po na sa ganun, na iligtas siya dito, kasi may mga ganyan palang banta sa kanya. Ako, naisip ko lang, gusto ko sana siya mailipat. At naisip din namin ng mga oras na ito na hindi ito pwedeng palampasin, na dapat itong malaman ng pamilya ni tatay, kung ring dahil delikadong bagay ito. Kaso wala pa tayo ngayon talaga na pwedeng mapaglipatan. Kaya nga sabi ko, kung pwede kong kausapin yung anak niya, kausa gagawin ko po yun. Pero si tatay, kung ring po kasi may ayaw, hindi natin pwedeng ipilit. Baka mamaya eh, ma-stress nga siya o ano man, baka tayo pa maging dahilan dahil pinilit natin siya lumipat. Pero sana naman, yung tao na yun, mapag-isipan niya rin na matanda na po ito. Dapat hindi na po nakaka-receive ng mga ganyang salita galing sa kapwa-tao. Kasi may edad na po, baka mamaya mapadali pa yung buhay dahil sa stress o matakot. So yun lang po, maraming salamat Marcos TV Channel, cameraman natin Runs TV, at commander ni Marcos. Ngayon po araw, marami pa tayong pupuntahan para bigyan ng munting biyaya galing kay Ninang Adelina. Maraming salamat po. Muli, God bless po sa lahat.